activity natin ngayong araw mga tol, mag-loading tayo ng 220 tons na mobile crate. So LTM 1 to 20. Loading natin for MBPI mga tol. So sana pumasa to. Pupunta tayo sa Damam. Hindi tayo dun sa dating pinuntahan nating area dun sa may hupok. Depende rin tayo mga tol kung ano yung gusto ng driver, kung alin ba yung papaunahin niya, ulo ba or atras tayo. So sa ngayon mga tol, ito yung pinakamalaking mobile crane ng kumpanya na pinapasukan natin mga tol, 220 tons na mobile crane. So yung pinakamalaki naman nito is 600 tons na crawler crane. So yan yung pinakamalaking unit din nila dito. Kaso hindi talaga lahat natin maano mga tol, kasi gawa ka ng nasa kanya-kanya mga project yung ibang mga crane mga tol. Ano ipapauna niya daddy? Ulo? Una ulo? Binibilara ni Daddy Moon. Ito talaga yung pinaka-daddy namin dito. Kaso ayaw mag-shoutout talaga to. Baka iba daw kasi masabi. Yan, yung tropa din natin. Pag-i-exam na to. Pang-malakasan na rin yan si Ed Villegas. O, ganyan dapat mga tol. Ilalabas din natin yung slider pagka magsampa tayo, baka sakaling sumabit dito sa pinaka-tiyan, so safe tayo. At si Master ka na din. So labas lang natin ng bagya yung outrigger. So dyan natin sasampa. So abante yung pinaka gusto ng driver nung bed. So halos madalas naman gusto nila patalikod.
Ayan, successful natin na hanap sa guide ni Master GC Ganadin. Ito yung rental na driver. Okay, mga tol, safe natin na naisampa. Oh, hindi naman mataas yung bed na to, mga tol. So isang front loading na tawag dyan, front loading na low bed. So Apex na kumpanya. Yan, si Master Jess na gana din. So yan lang yung principle, mga tol. Kailangan natin ilabas kasi minsan nga dyan sumasabit, lalo na doon sa party na yun na may pangalawang. Op. Oh, pagkatapos niyan, titiklop na naman natin 'yan. Oh, si Daddy pa talaga magtiklop, oh. Tiniklop na ng kasama natin yung outrigger. Dati T-Rex lang yung idol yan. Ngayon bumibira na ng 220 yan. O, bumubuhat na ng mga mabibigat. Mabibigat na mga bubuhati na, hindi mabibigat na pakiramdam. Oh, ayan mga tol, nandito na tayo sa Damam. So, ito yung MBPI area sa Damam, mga tol, yan. Pero yung crane, nandito lang sa labas. Pagka mga ganitong malalaki, mga tol, hindi na nila pinapasampa doon sa loob. Dumating na tayo dito sa area. So, pinaandar natin yung crane para ma-check natin kung may mga yan, ganyan, preno, unang-una. Kasi yan sila medyo masilan sa mga preno. So, ayan. Sir, good morning. So, ayan, may kasabay pa tayong 300 tanner na ano. Yan, dito yung QC natin. Ito yung pinaka-liaison officer. So, dito na yung crane. Ayan, i-ano natin yung crane of sigaw. Ayan, ipapapatay yung makina. So, ano yun nila yung crane of. Papa-check nila yan, papakinggan. Yan sila masilap, crane of. Tapos, pagas. Ano? Aririnig nila yung singaw. Break. Ayan, narinig nyo yung break yung sinasabi niya. So, apat. Break. Tapos, bitaw. Papakinggan nila kung may mga singaw. Diyan sila mano, tapos sa mga ilaw, mga tol. Ilaw, tapos sa tagas. Isa yan sa mga inano nila. So, wala namang problema sa crane natin. Maayos naman. So, isang 220 tanner yung unit na to, mga tol. LTM. O, yan, may kasabay pa tayong 300 tanner din na group, GMK. So, ito yung unit natin. O, sigurado papasa to kasi wala namang ibang problema sa unit natin. So, sana pumasa kasi dadali na rin tong upkick. Ayan mga tol, pasado na. Yung sticker. I need copy for this.
Ayan, yan yung ano ng EBPI. Oo. Pasado. Oh, ganito lang yung ginagawa sa mga unit natin pagka ni-inspeksyon yearly para masigurado na environment friendly.